Hello guys, it's Wing again. Welcome na naman sa ating YouTube channel guys. So, i-share ko lang itong aking mga ginagawa guys sa buhay. No, dito ako sa ngayon sa Masbate. So, napapansin niya, kita nyo guys, ako po ay naghuhugas ng mga shell guys. No, marami pala yan dito sa Masbate guys. Aroroy Masbate. Sa amin kasi guys, sa Davao, ay wala kasi... wala akong nakitang ganyan na shell guys. So kaya parang namangha ako ba dito sa lugar na ito guys, no? So ayun, pangalawang balik ko na ito guys sa Masbate, Aroroy. So at ay napakaraming mga shell, iba't ibang shell po dito guys. Mayaman kasi sila sa lamang dagat guys, kasi yung ano dito ay napalibutan ng dagat, yung isla kasi ito guys yo. So ang masarap nito guys ay pwede siyang iihaw, no? Kasi nga birthday ng aking sister-in-law mga kaweng. Ayan, and then syempre in-invite nila ako mula Davao dito. Ang layo, grabe, no? Mga isang araw at dalawang gabi ang biyahe namin papunta rito. Ang layo talaga guys. So ayan, idarang na natin sa ating apoy na may baga guys, ating uling. Ayan po, at ay nag-ibat ibang, mayroon kaming iba't ibang mga shell gaya ng scallops. At itong tipay nga palang tawag nito guys, na shell, yung malapad ba, ayan na kinain na yung iba. Medyo maingay kung may dumaan na aeroplano. So ayan po, no. At ito ay nagtatravel na naman ako dito guys sa Masbate nga, sa Aroroy Masbate guys. So kung taga Masbate kayo guys, ay talagang makarelate kayo nito, dahil ano eh, sobrang dami ng mga shell, iba't ibang shell dito guys sa Masbate, no, na yung iba bago lang sa aking paningin. At saka wala yan sa Davao City kasi guys. So ayan guys, luto na, pwede na natin siyang kainin. So ito kasi ay birthday ng aking pamangkin at saka in-invite kami. At dito yung mga handa nila guys, isa ito sa mga hinahanda nila, itong tipay na shell ang tawag nito guys. Ayan, tipay po ang tawag niyan. Hindi ko alam kung anong tawag din sa iba, pero ito guys ay tipay. At first time po talaga siyang nakita at nakakain itong shell na ito guys, na tinatawag sa kanila na tipay. Ayan, kasi sa Davao City, wala akong nakitang ganyang shell. Wala talaga guys. So, parang sabihin lang natin, parang na-ignorante ako. Parang ganun ba? Yun. And then, may talaba pa yan. May talaba. At saka, ang daming mga handa nila guys. So, bumiyahe pa talaga ako ng Davao City para lang makapunta rito. At saka, ito pa oh. May ano mang tawag nito, octopus or kugita kung tawag namin sa amin guys, ay presko na presko pa ito, ay ginawa naming kinilaw. Ayan, nabili ko yan ng 50 pesos guys. Ang mura talaga dito guys sa Masbate, kasi nga mayaman talaga sila sa lamang dagat guys. Ayan no, ginawa kong kinilaw guys, tapos yun na. And then ito naman ay yung mayroon ding halaan, no. Ito po ay nakabalot na, nakasilid sa knit bag, kasi ito ay dadalhin sa Manila guys, na isasaka ito ng bus. Pero bago yan, ipapak mo na ito, ilagay sa mga styrofoam para hindi agad masira, no. So ito pa, may iba't iba talagang mga lamang dagat dito guys. Ito pa, parang hito daw ito sa dagat, yan, no, maliliit lang siya. Ayan, at saka iba't ibang isda guys na andito, talagang pipresko at ang mura mga kaweng, ang mura talaga guys. At saka fresh from the ano talaga, from the galing sa dagat ba ito, mga iba't ibang mga isda, no. Ito po ay talagang at ito yung mga iba't ibang, marami pang ibang uri na mga isda guys, kahaon lang po ito guys, galing sa dagat guys, no? So ayun, ito po ay kubutan ang tawag nito sa amin, ay napaka-presko po. Nabili ko din siya for only 80 pesos guys. Ayan, kasi ito ay meron naman sa Davao, pero kaya lang hindi ganun ka-presko. Hindi tulad dito sa Masbate guys na sobrang presko. Ayan, medyo may maingay kasi may nagchat-chat pa, hindi ko talaga na-mute. So ito ay bagong mga dating na mula sa dagat guys, itong mga isda na ito. Dito ko lang talaga to nakikita sa Masbate, na mamangha talaga ako sa mga kanilang mga isda dito guys. Ang pepresko at ang mura guys, grabe. Ito pa, ano pang anong klaseng isda to? Ito bang tinatawag na pating yan ba? Ay hindi naman siguro, ewan ko ano bang tawag ng isda yan na malapad guys. Ito pa yung mga iba't iba, hindi ko alam na mga, basta alam ko lang isda sa bato ito guys, itong special na mga isda, no. So dito yan sa palingki sa Aroroy Masbate, sa Aroroy Pier guys. May marami kasi silang mga
ano din dito may pamilihan ng bayan at dito binabagsak yung mga isda guys na galing pa talaga sa dagat guys no. Kasi kaharap lang nito ay dagat na guys, nasa kaligitnaan kasi ito ng ano guys, dagat itong palingki nito sa Aruroy Masbate. So ayan, gustong gusto ko talaga nito yan. Mga grabing pagkain dito guys. So, sa Davao ay busy-busy sa mga prutas. Dito naman ay busy-busy sa mga kakaibang isda guys. Ayan ang dami talaga.